Hello, hello mga idol. Welcome ulit kayo sa channel Andres Factor Vlogs. So, kumusta kayong lahat? Sa videong ito, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit nade-demonetize ang isang YouTuber. So, bago tayo magsimula, siguraduhin mo na nga pag-like and subscribe ka na. Pindutin mo na lang notification bell para updated ka sa lahat ng mga bago kong upload. Simula na tayo pagkatapos ng intro. Hi guys, ako si Andres Factor Vlogs. Gumagawa ako ng mga YouTube tips at iba pa. At kung may mga katanungan kayo about sa pag-YouTube, pwede nyo galugaran ang mga content ko. Maraming nyo isa sa mga content ko ang kailangan ng channel mo. Ayan guys, magsimula na nga tayo. Ayan guys, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nade-demonetize ang isang YouTuber? At pag-uusapan din natin kung paano ito maiwasan. Tip number 1. Copyright strike. Yun guys, iwasan nyo ang mga copyright strike kayo. Isa yun sa pinakamatinding dahilan kung bakit pwedeng ma-demonetize o ma-block ang channel mo. What? So, para maiwasan yan, wag iwasan nyo mag-re-upload ng mga videos o kukuha kayo sa ibang mga content creator na hindi kayo marunong mag-edit. Yun guys, pwedeng kumuha ng mga videos nila kung marunong kayo mag-edit at malalapatan nyo na maganda o kaya gawan nyo na reaction video, pwede yun. Yun guys, okay. Yun yung papayo ko sa inyo. Number 2, reuse content at copyright claim. So magkakaiba po yan, copyright strike, copyright claim at reuse content. So magkakaiba po yan guys. Isa yan, isa man sa mga nabanggit ko ang maging kaso nyo ay mabigat-bigat na po, kaya iwasan po natin yan guys. So para maiwasan po natin yan, gumawa po tayo ng mga videong original, yung sa atin, yung talagang video natin, at huwag po tayong kumuha ng mga video sa iba. Dahil ang hinahanap ni YouTube ay yung talagang mas maganda original videos natin. Ayan guys, tip number 3, naghahanap kayo ng mga groups, iwasan nyo na yung mga ganon, iwasan nyo na yung mga maling gawain, na alam nyo na, palagay nyo yung mali, alam nyo naman diba, alam nyo naman siguro yung mga bawal sa larangan ng YouTube. Ayan, kung ginagawa mo ito, habang maaga pa, iwasan mo na, iwasan nyo na ang watch to watch, click to click, o i-play ang inyong mga sarili. Ayan guys, wag nga wag nyong gagawing i-play inyong mga sarili dahil yan ang nagiging sanhi ng pagiging demonetize nyo. Ayan, yan ang pinakamatindi dyan guys. Kala nyo hindi na didetect, pero iisa yung IP address nun guys kung kayo nagpi-play sarili nyo. So, may iwasan nyo naman yan. Ang gawin nyo na lang, magsipag kayo ng gumawa ng original na content. Malay nyo, isa sa mga videos nyo ay mag-trending. Ayun. Sipagan nyo yung gumawa ng vlog. Ayan, huwag tayong umasa sa mga watch to click to click. Kung mapahamak naman ang channel natin. Ayun, oh my God! Para sa mga disclaimer just guys, ito yung akin lang opinion ko lang to na kasi na curious lang ako talaga sa nangyayari ngayon sa YouTube. So marami na nade-demonetize guys, ako'y napapaisip at naawa rin ako dun sa mga nade-demonetize kasi napakahirap makuha yung monetization guys, ito lang. Napakahirap bago mo siya makuha. Ang dami mong pagdadaanan bago ka ma-monetize.
Kaya ingatan po natin ang ating channel, guys. Ayan. Ayan, may papayo ko sa mga hindi pa namo sa mamomonetize pa lang at hindi pa namomonetize at sa monetize na. So, ingatan po natin yan. Wag po tayo mag-play ng mga sarili nating ads. Ayan. Dahil alam po ni YouTube yan. So, gawin po nating tama at patas. Wala po mangyayari sa channel natin. Ayan. May iwasan po natin yan. Ayan, guys. So, sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko ngayon dito. Matagal na din akong hindi nakapagsalita dito sa harap ng camera. Number 5. Ayan. Isa pa ito. Isa din ito sa nagiging sanhi upang ma-demonetize tayo, guys. So, mag-ingat po tayo sa paggagawa ng thumbnail. Ayan, guys. Mag-ingat din po tayo sa paggagawa ng thumbnail. So, ayusin po natin yung paggagawa. Dapat akma dun sa video na i-upload natin yung ating thumbnail. Ayan, guys. Dahil may mga kilala na ako na na-demonetize din sa pamamagitan lang at paggawa ng thumbnail nila. So, yun, guys. At talagang alam niyo naman kung bakit napakahigpit ng ulo ngayon. Biglang humigpit ngayon si YouTube. Talaga. Dahil marami na naging pasaway kasi. Ayan. Gumawa lang po tayo ng tama. At safe po ang ating channel. So, yun lang. Yun, guys. At para maiwasan nyo yan, sundin nyo lang ang mga rules. At bonus tips, mga idol. Huwag po tayong maging tamad magbasa ng mga community guidelines para po maiwasan po natin ang ma-violate po ang ating para maiwasan po natin makagawa ng violation, guys. Makapag-violate tayo. Magbasa po tayo na magbasa ng mga community guidelines ni YouTube. Ayan, guys. Maiwasan po natin yan. So, sana, guys, may natutunan kayo sa mga nasabi ko dito. So, maniwala kayo sa hindi. Talagang nakakapahala talaga yung nangyayari ngayon sa YouTube. Napakahirap, guys. So sa mga nagustuhan ng video ito, huwag niyo naman kalimutan mag-like and subscribe niyo na rin. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong upload. So, ingat kayong lahat. Maraming salamat.